Magandang gabi po, mga Romanians. Makipagbukasan po kayo dito sa akin sa 1 Kings chapter 8. No? 1 Kings chapter 8. Unang Hari, chapter 8. Ito po yung time na nagpagawa si Solomon ng templo. At inutos sa kanya ito ng Diyos. Ngayon, nung natapos na, i-dedicate niya to, nanalangin siya, siya mismo. Ngayon, ito yung panalangin niya. No? Sabi niya, kung dumating ang time na magka-problema rito sa Israel, sabi niya, kung ang iyong bayan ay mananalangin sa simbahang ito, dito sa templong ito, ganito ang gagawin mo, tutugon ka, Panginoon. Sabi niya ganun. Ulitin ko po. Nagpagawa po ng simbahan, ang Diyos po ang nagutos sa kanila na magpagawa ng simbahan. At ang original may plano nito, si yung tatay niya, si David, kaso hindi siya ang ano, siya lang ang nag-supply ng materials. Ngayon si Solomon po ang actual na nagpagawa. At nung natapos na po ito, ito po yung panalangin ni Solomon. No, sabi niya, kapag dumating ang salot, kapag dumating ang problema, at dumating ang salanta ng kaguluhan, peste, kapag manalangin ang mga anak mo, ang bayan mo, dito sa simbahan na ito, tungo sa simbahan ito, sabi niya ganun, makikinig ka. Okay, sabi niya dito, start po tayo sa verse 37. Mahaba po itong prayer na ito, pero dito sa verse 37 po tayo magsimula. Sabi niya, kung lumaganap sa lupain ang gutom at salot, kung malanta lang at matuyot ang mga halaman, yung mga pananim, sabi niya kapag natuyo ito, kung ang mga ito'y salantain ng lukton at balang, kapag ang alinman sa kanilang lungsod ay napaligiran ng kaaway, no, puno na ng problema, dinggin ninyo ang kanilang dalangin sa sandaling sila'y magsisi at iunat ang kanilang mga kamay. So nakataas ang kamay nila na tumatawag sa Panginoon, no? Nakataas ang kamay nila patungo sa lugar na ito, doon sa simbahan na yan. Yung simbahan po ay bahay dalanginan. Sabi niya, sa lugar na ito upang tumawag at magmakaawa sa inyo. Sa verse 39, sabi niya, dinggin niyo sila mula sa langit na inyong tahanan at patawarin. Ibigay ninyo sa kanila ang nararapat sa kanilang mga gawa sapagkat kayo lamang ang naka tatalasta sa puso ng tao. Ito po yung depensa na karapatan na ibinigay ng Diyos sa ating sakaling dumating ang mga problema rito sa bansa natin. No, sa madaling salita, nagbigay ang Diyos ng panglaban doon sa mga salanta ng bagyo, salanta ng kahirapan, salanta ng kaguluhan, salanta ng problema, maging sa personal na buhay natin, may depensa tayo doon, may panglaban tayo roon. At ang sabi niya, kung mananalangin sila, no? Sabi niya doon sa isang verse na kilalang-kilala, sabi niya, if my people will humble themselves and pray and turn from their wicked ways. Bakit turn from their wicked ways? Eh, alam niyo mga kapatid, hindi kasi diringgin ng Diyos kung may kasalanan sa buhay natin, kung nandun tayo sa kasalanan, hindi didinggin ng Diyos yung panalangin natin. Naalala ko po yung time na nagsisimula po ang yung dating simbahan na pinanggalingan itong Rema. Alam niyo mga kapatid, ilang piraso lang kami noon eh. Lagi namang nakukwento ito kasi magandang malaman po ng mga tao. Eh, nagsimula pa lang po ito doon sa bahay, tapos sa garahe ng sasakyan, yung youth service na nagsimula lang doon. Pero yung youth service na yon doon sa garahe, every Sunday may prayer doon. Hindi matatapos ang Sunday na walang prayer. Always at always may panalangin. Alam niyo, minsan kahit may outing, pagdating ng Sunday, tapos mag-uuwian lahat doon sa church, doon sa garahe na yon. De, bago mag-uwian yan, may prayer. May prayer. May mga bumibisitang ibang mga taga ibang simbahan noon na hindi Rema. Alam niyo, wala pang Rema noon eh. Ay, andun po, magpe-pray muna at magpe-pray. Alam niyo, bawat service na maa-attendan ng mga taga-ibang church yun, ay nababaptize sila sa Holy Spirit.
nakakatanggap sila ng tanks bago sila umalis, no? Bibisita lang yun, ha? Bakit? Kasi doon po sa bago po nag-start ang Rema, puro prayer, tanks po, isang oras yan, tanks. Nag-worship kami, nananalangin, nagtatanks sa loob ng isang oras. At alam nyo, nagkakapuspusan, linggo-linggo doon. At alam nyo, yung mga tao po na nandun, kasi katabi ng kalsada yan, yung mga tao nagdadaan doon sa kalsadang yun, maririnig nila yung ingay ng tanks namin. Alam nyo, yung iba sumisilip, maya-maya ang gagawin nila doon sa simbahan po, doon sa garahin yun, makikiupo sila at makikipray. Yung pala dating backslider, no? Ano nangyayari? Nararamdaman po ng mga tao doon sa labas ng dingding ng garahing yun, yung presensya, yung anointing na napoproduce kapag kayo ay nananalangin. Yung mga tao doon sa may sidewalk na yun, sisilip sila, nako, curious sila, ano yun, ang isa pong sinabi sa akin, doon sa kalsada pa lang, nararamdaman na nila yung anointing na, alam ko anointing yun, sila hindi nila alam na anointing yun. At sabi ko nga, kahit mga backsliders, pumupunta rin, pumapasok doon, patay ang ilaw, no? Nako, curious sila, doon nagsimula yung patay-patay ang ilaw na yan, eh. Pag sindi namin ang ilaw, pagkatapos namin mag-closing prayer, makikita mo may mga tao na palang nakaupo doon sa pinakatabi ng pintuan ng garaheng yon. At yun, makikipagkilala kami. Ngayon, doon nila ikukwento yung nangyari. Kasi po, sa prayer, napoproduce yung anointing. At sabi niya, itong anointing na to na napoproduce ng panalangin, ito yung pipigil doon sa salot, doon sa bagyo, doon sa problemang umaatake dito sa bansa natin. At ito, mga kapatid, no, si Solomon matalino, eh. At si Solomon, kilala niya ang Diyos. At alam niya ang makakahadlang, ang makakapigil doon sa salanta ng salot at ng taggutom. Ang panalangin. No, hindi politika. Hindi science ang makaka-stop doon sa atake ng sakit, karamdaman, taggutom. Ito, kahit na yung pag-atake ng kaaway, hindi science, hindi politika. Si Solomon mismo ang nagsabi, no? At nakalagay dito, sabi niya, panalangin ang result, kasagutan sa mga ataking dumarating sa atin. Ngayon, ito, mga kapatid, ulitin ko, sabi niya ganun, kung lumaganap sa lupain ang gutom at salot, no, kung malanta at matuyot ang mga halaman, kung ang mga ito'y salantain ng lukton at balang. Yung balang po, ito po yung kumakain doon sa pinagpaguran mo. Ito yung sumisira doon sa inaasahan mo, no? Balang, kapag ka ang alinman sa kanilang lunsod ay napaligiran ng kaaway. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng mga plano mo masisira rin. Sabi niya, panalangin. Dinggin ninyo ang kanilang dalangin sa sandaling sila'y magsisi. Yun ang isa sa mga requirements. Sabi niya, nandun yung pagsisisi at iunat ang kanilang kamay tungo sa lugar na ito, yung sa simbahan. Sabi niya ganun, upang tumawag at magmakaawa sa inyo. Kailangan nating hilingin ang tulong ng Diyos, no? Kailangan nating tawagin ang Panginoon kapag dumarating na sa atin ang mga ganitong mga bagay. Ngayon, kaya nga dito po sa Rema, nung nagsimula po ito, hindi po kami naghahanap ng simbahan. Ang dahilan po, kaya po nagkaroon ng Rema, kasi naghahanap kami ng prayer room. Bakit? Kasi yung mga kabanaan po ay pumupunta po sa doon sa garaheng yun, katapat po ng bahay namin yun. At ang gagawin po nila, kahit ordinary days, pupunta yan sa bahay namin, no? Yung kwarto ko ang nagiging prayer room nun. Kung ilang kabataan yan, may time, nakikipag-schedulean sila, napupunta sila, magpe-pray sila isa, dalawang oras. Malayo po yung mga miyembro. Usually, nasa Sampaloc po yung mga miyembro nun. At ano po nangyayari? Ilang sakay sila, parang hindi convenient. Pero alam nyo, nagpupunta pa rin pagkatapos ng klase nila, pagkatapos ng kung ano man ang ginagawa nila, magbibigay sila ng time para pumunta sa amin, ilang sakay yan. Tapos pagdating na ng gabi, ilang sakay na naman pabalik.
Sabi namin, mas maganda siguro kung magkaroon na lang tayo ng prayer room doon sa may isang palok, no? At para madali para sa mga miyembro ang manalangin. At yun po ang ginawa namin. Alam niyo, nakakita kami ng isang lugar na nakuupahan sana namin. Nag-down deposit na kami, no? Nag-down deposit na kami doon sa lugar na yon. Ang ngayon, pagkatapos ng ilang linggo, no, sabi niya, papaayos na niya dito mo sa may, ano yung Bustillos yun, sa may, sa Sampaloc. Alam niyo mga kapatid, masaya kami kasi meron ng magiging prayer room doon sa lugar na yon. Eh, okay lang, mura lang, sira-sira talaga, pero nangako po, nakipagkasundo yung may-ari na papaayos niya, umabot po ng dumaan ng ilang linggo. Alam niyo mga kapatid, pinaloob namin, wala, sira pa rin, hindi niya pinaayos. At dumating po yung time na excited kami, ayun, tumawag po yung may-ari, ginunta kami at sabi niya ganun, hindi ko na ipaparenta. Ibinalik po niya yung down deposit namin at ayun po, no, malungkot kaming lahat. Ang hinahanap po namin ay prayer room kasi noon pupunta po ako sa Sampaloc, no, at doon sa mga, ano bang tawag dito, yung mga dormitories ng mga miyembro namin, eh doon po kami nag-gather, doon kami nagpe-pray, doon kami nagse-seminar, no? Yung pag-Sunday kasi puro evangelism yan, kasi dinadala ang mga tao doon, ang mga yung isang teacher namin, dinadala niya yung mga estudyante niya roon, kaya no choice, mga unbeliever yun, talagang salvation, paulit-ulit, every Sunday yan. Hindi po kami nasisiro, laging merong baguhan, kaya ang sermon o ang topic ay laging purus evangelism. At ang nangyayari po, nahiling na yung ibang kasama namin na magturo naman, mag-topic naman tayo ng pang-believer kasi puro pang-unbeliever dahil puro salvation nga. Yun po. No, nag-request sila ng pang, kumbaga, yung believers service naman, no? Hindi yung puro salvation pagdating ng Linggo. At yung ordinary days, doon po namin ginaganap yung nagse-service kami na pang-believer. Kaya nung unang panahon, meron na talagang believers meeting. At doon kami nagpe-pray, doon kami nagtuturo ng pang-believer, yung tungkol nga dito sa prayer na to. At yun nga po, naghahanap kami ng lugar hanggang sa na-discourage kami dahil wala, ayaw na nung tao na iparenta, pero maliit lang po siya, parang kasi laki lang siya ng maseda nung time na yon. Pero alam niyo mga kapatid, siyempre nagpe-pray ka, no? Nananalangin ka na bigyan ka ng Diyos ng lugar para manalangin. No, yung prayer room ang hinihiling mo, hindi church, prayer room ang hinihingi namin noon. Hanggang sa dumating ang time na yun po, ang nakita namin ay yung third floor nung doon sa may recto, at mga kapatid, ang laki ng lugar na ibinigay sa amin. Sabi ko nga, nung unang panahon, nung nag-start po yung service doon, doon may rooftop yan. Pwede kang mag-basketball doon sa rooftop eh. Doon sa main hall, ay malaki po yun, no? Binigyan kami ng Lord ng isang malaking lugar. Ang pinaka goal pala doon ay magkaroon kayo ng yung buong church ay maging prayer room. Lahat ng members ay supposed to be dapat nagpe-pray. Ay sa laki po noon, nag-aano po ko roon, nag-skateboard ako noon noong unang panahon kasi nga ang laki ng lugar, no? At saka yung first na prayer na ginawa namin doon ay nag-aayos po ng kortina, no, na very excited ang lahat dahil alam niyo lahat ng aakyat doon. Nung unang nakita nila yun, napapawaw sila. Bakit? Kasi, yun eh, dating beer house daw yun. Nung unang panahon na ang dumi-dumi, ang gulo-gulo, pero na-transform po sa isang gandang simbahan. Pero hindi po siya simbahan lang, kundi isang prayer room. Yun po ang pinaka-goal. At eto nga, no? Kaya pala binigyan kami ng ganong kalaking lugar kasi nga ang gusto ng Diyos, lahat ng miyembro mo ay magiging taga-panalangin. Kaya nga sabi niya ganun, no? Kung lumaganap sa lupain ang gutom at salot, sabi niya, dinggin ninyo ang kanilang dalangin sa sandaling sila'y magsisi at iunat ang kanilang kamay tungo sa simbahang ito. Yun ang tinutukoy niya, yung templo, no?
Na sabi ni Jesus, ang aking templo ay magiging bahay dalanginan. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Dinggin niyo sila mula sa langit na inyong tahanan at patawarin. Ibigay ninyo sa kanila ang nararapat sa kanilang mga gawa. So, doon po nagsimula ang rema. Ngayon, itinalaga po tayo ng Diyos na tagapanalangin ng bansa. No, actually, lahat ng church, ganyan. No, kahit na hindi rema, pero ituon po natin, itulak natin, ipush natin na yung attention natin dito na tayo pong mga taga-rema ay dapat tagatugon doon sa, kaya ka nga nilagay ng Diyos rin para maging tagapanalangin. No? Hindi po yung parang marami lang miyembro, yung nagpaparami ka lang. No? Nilagay po tayo ng Panginoon, sinimulan po tayo ng Panginoon, in-establish tayo ng Panginoon, yung pinakamotibo na ibinigay sa atin ng Panginoon ay yung tagapanalangin. Dahil ito ang desire ng heart ng mga tao no, na mag-pray, hindi para magkaroon lang ng church, kundi mag-pray na yung binigyan po, sinagot ng Diyos yung desire ng heart na yun. Ngayon, eto na yung rema. No? Lagpas 100 na simbahan at madadagdagan pa. Huwag po sana natin kalimutan yung ugat na pinanggalingan natin na kaya na itayo ang rema ay dahilan sa gusto ng Diyos magtayo ng bahay dalanginan. Tayo lang ang makakagawa nito, hindi po politika, hindi science, kundi ang panalangin lang natin. Katulad po ng sinasabi ni Solomon dito. Kaya ngayon, andito po tayo sa pandemic. At eto, may bagong virus na naman na darating. Naalala ko po noong April pa, sabi ng isang prophecy, no, meron ng coronavirus noon. Sabi ng prophecy, may parating pa at kailangan mapigilan ito sa prayer. No, binibigyan tayo ng Diyos ng panahon para harapin yung bagong darating. Narinig ko na ito noon sa isang propesya na meron pang virus na darating, meron pang salot na darating. At sinasabi po ng Panginoon doon sa mga nagpo-prophesy na kailangan manalangin ng simbahan at ito yung trabaho natin, ang manalangin. Kaya nga, ngayon nandito na tayo. Hindi po yung pag-attend lang ng church, hindi lang yung pagbibigay ng mga ikapu natin, yung offering natin, hindi lang yung pagtatayo mismo ng simbahan, kundi once na nakatayo na yung simbahan, kahit wala pang nakatayo rin, kung sino man po ang mga taga-rema, tinawag po tayong maging tagapanalangin ng bansa natin. No? At ito po ang dahilan kung bakit tayo pinagtatayo ng Diyos ng simbahan. Kasi ayoko pong mawala yung focus natin, yung purpose natin. Madi-defeat kasi yung purpose natin kung ang takbo na lang ng gusto natin ay pampadami na lang ng simbahan. No? Kahit pa tatlo, apat lang ang miyembro niya, kailangan maturuan, manalangin, at kailangan matagpuan ng Diyos na maging matapat sa pananalangin. Dahil ulitin ko po, si mismong si Haring Solomon na nagsabi, hindi politika, hindi science ang sagot dito sa mga problema na dumarating sa atin kung hindi panalangin. At ang sabi niya, tingin ninyo ang kanilang dalangin sa sandaling sila'y magsisi. No, ihingi po natin ng tawad yung bayan natin, yung bansa natin. Ihingi natin ng tawad yung mga kamalian nangyayari dito sa bansa natin. At sabi niya ganun, diringgin niya tayo. At maging tayong mga Kristiyano, no, i-identify natin, isama natin yung sarili natin na, Lord, patawarin mo kami sa mga pagkukulang namin bilang mga Kristiyano. If my people will humble themselves and forsake their evil ways. Sabi niya ganun. Alam niyo mga kapatid, yung isang kasalanan ng mga Kristiyano, yung tamad mag-pray. Yung tamad mag-pray. No, yung talagang uupo. Hindi yung basta nanalangin lang ng 15 minutes. Mas mahaba pa yung panonood nila ng telenovela. Mas mahaba pa yung pagpe-Facebook nila. Kundi talagang yung uupuan mo, at kung hindi mo natapos ngayon tong assignment na ibinigay ng Diyos sa iyo sa travail mo, bukas itutuloy mo ulit. No, ito yung kaya ka nandiyan sa rema. Kaya ako nandito sa rema, kaya tayo nilagay ng Diyos dito sa rema. Unang-una para maging taga panalangin. No, kasi mga kapatid, yung kagalingan
product ng ano yan, ng panalangin yan, yung kasaganahan, yung nabubuksan ng isip ng mga tao tungkol sa salita niya ay galing sa panalangin niya, bunga ng panalangin. Yung pagkaalis ng sakit, yung pagdaloy ng kasaganahan ay bunga ng panalangin. No? Kaya nilalagay tayo ng Diyos doon sa front line. Yung mga frontliners natin physically nandun sila, no? Ngayon ang iniisip po ng mga pharmaceuticals ay yung malaking kikitain diyan sa vaccine na yan. Pero ang talagang makakapagbigay ng tunay na bakuna laban sa mga sakit na dumarating sa mundong ito ay ang panalangin ng mga Kristiyano. Masarap po ang barkada sa simbahan. Masarap ang fellowship, no? Mas maganda na na dito na lang tayo sa mga ka-churchmate nating makibarkada, makipellowship. Pero ang pinaka-reason ba tayo na born again ay dahilan sa tagapanalangin. At dito tayo inilagay ng Diyos sa front line, ang rema po. Dito nilagay sa front line na nagtagasugpo. No, taga-atake, taga-patay, lang sabi niya, ng gutom, ng salot, ng tagtuyot, ano pa, ng salanta, ng lukton at balang. Kapag ang alinman sa kanilang lungsod ay mapaligiran ng kaaway, yung panalangin natin. No? Alam niyo, may marami pong mga Kristiyano ngayon ang tinanggihan na ng mga simbahan. Dito sa Pilipinas, ang tinutukoy ko na yung mga malalaking simbahan, hindi nila pinapaatin yung mga ibang miyembro nila. Lalo na yung mga may edad, bawal nang umatin, mag-online ka na lang. Eh sige, sabihin natin, gawin natin. Pero yung prayer, no? Yung prayer, gusto ko pong i-push talaga ito. Ngayon, parating na naman daw ang isang strain ng virus na mas matindi pa daw sa COVID-19. Ay, anong gagawin natin? No? Maghihintay ka na lang na umatake. No? Nagbigay sa atin ng instruction ng Diyos na pigilan yan. I-push back yan. Actually nga, sabi ko, nung April ko pa narinig ito na may bago na naman darating at binibigyan niya ng time ang simbahan na puksain ito bago ito magpakita ng pangit na mukha niya. Ngayon, may usapan po ang buong mga nandito po sa taas na every time may bagyo, every time mayroong peste, at every time na mayroong kaguluhang darating dito sa bansa natin, kailangan maging guwardiya tayo ng bayan natin, no? Kailangan maging tagabantay tayo ng bansa natin. Kapag mayroon tayong nakikitang hindi na maganda, dapat nandun, nag-assemble na ang mga tao, nagkakaisa na ang mga miyembro natin sa panalangin para labanan ang ganitong mga pangyayari. Kaya nga, in-encourage ko po, no, mag-meeting po kami sa mga darating na araw sa after ng New Year. Ang mga districts mag-meeting po at i-enforce namin ito, palalakasin namin itong bagay na ito kasi hindi po science, hindi ang politika o hindi ang kung anong bagay pa ang makakahadlang dito. Sinabi na ng Diyos ang makakapuksa, sabi niya, dinggin ninyo sila kapag nanalangin sila, yung panalangin ang panggagalingan ng gamot, no? Magbibigay siya ng talino sa mga tao kung paanong talunin ito, yung panalangin ang panggagalingan ng solusyon para dito sa mga dinadaanan natin. Okay po, naalala ko po yung isang kwento nung unang-unang panahon na nagsisimula pa lang ako, no, na kaboboy naging ko pa lang, meron po akong libro na nabasa, no, na yung mga super active, super ano bang tawag dito, yung mga babae po na mga nanay, lola na, mga may edad na sila na sobrang active sa Panginoon at naniniwala sila sa panalangin, sa travail, sa warfare. Parang mga end time group ng mga kababaihan pero mga may edad na,
no, mga prayer warriors kung tawagin natin. Talagang matindi silang magpray, matagal silang magpray. Meron pa nga po, naalala ko yung isang grupo po na nagpe-pray po doon sa Grandstand Luneta, no? Grandstand Luneta nung unang panahon to. Kung matandaan ko po, no, estimate ko na lang, naalala ko yung time na yung isa pong miyembro doon ay na nag-trans, na nagkaroon ng pangitain, na slain siya at nagtatang siya, nagpe-pray siya at umabot na po ng I think 12 oras na wala siyang malay, pero nagtatang siya, nagpe-pray siya at eto po, nung nagising siya, kinuwento niya na nagkaroon siya ng pangitain, something na ano na parang 12 hours na nagtatang siya, na wala siyang malay. Tingnan niyo mga kapatid, na nagpe-pray sila para sa isang crusade na gagawin doon sa doon sa Grandstand Luneta. At ang haba ng prayer niya, ang haba ng pagkaslain niya, ang haba ng wala siyang malay, pero nagpe-pray siya hanggang sa nung natapos na yung experience niya yun. Nagising siya, alam niyo, nagkwento siya na nakita niya yung magiging crusade, nakita niya yung magiging gawain sa darating na linggo. At ito po, nakita niya na nagyayaya daw sila ng mga taong tutulong doon sa crusade, tulungan niyo kami kasi maraming gagaling, maraming makakakilala sa Panginoon, maraming gagawin ng Panginoon, maraming himala na mangyayari, tulungan niyo kami. Nagtatawag daw po sila na ganyan, pero nalungkot po sila kasi isang tao lang ang tumulong sa kanila. Nagtatawag daw po sila ng mga tao, ng mga simbahan, pero isang tao lang ang nakita nila. At yung tao pong yun ay ako lang daw, no, si Kuya Boy, ako lang daw ang nakita. Kaya ang ginawa po ng pastor nila, lumapit po sa amin, humihingi ng tulong, no, dating pastora namin yun, no, nagpastor na siya sa iba. At hindi nila sinasabi sa akin na vision ako mismo. Ngayon, ang hinihiling nila, natulungan namin sila, no, Bonnie Christian Fellowship pa lang, yung pinanggalingan ng Rema, yun pa lang ang yun yung simbahan noon. Wala pang Rema noong unang panahon. At humingi ng tulong. Ngayon, before noon, nagkaroon po ng crusade dun sa Luneta. At ang yung si Bonky, si Reinhard Bonky, ang gumamit nung Grandstand Luneta. Pagkatapos, ang susunod sila naman. Alam niyo mga kapatid, yung gastos daw nila sa sound system ay 100,000 sa loob ata ng 3 araw lang, 100,000 ang renta nila sa sound system. Eh sabi nung dating pastora namin, yung pastor nila ngayon, eh wala silang perang ganong kalaki, kaya humingi sila ng tulong sa amin. Eh ano ba naman yung gamit namin, eh ang late lang ng mga speaker namin, eh tapos Grandstand Luneta ang paggaganapan mo ng crusade, eh pwede ba naman yung mga speaker namin na ang late lang. Alam niyo mga kapatid, ito po ang nangyari, no? Paigsiin ko. Ngayon, ang nakakapagtaka, noong time na sinabi po niya sa amin yun, ang tatay ko biglang nag-isip na magpagawa ng bagong mga speaker na malalaki. Hindi alam ng tatay ko na bakit gusto niyang magpagawa ng mga amplifier na malalakas at malalaki. Na parang, wala, naisip lang niya. At nung time na itong pong pastor ay humingi ng tulong sa amin, ayun. Sabi ng tatay ko, tama. Bakit? Kasi may mga bago kaming amplifier at bagong mga speakers. So, nagtugma lahat. Ngayon, pagdating po namin doon, ay nakita nila, no, yung pastor, hindi ka sinasabi sa amin na ako lang ang nakita nung taong na slain, na nagkaroon ng pangitain, na ako lang ang daw tumulong. Ngayon, hindi niya kinuwento, pero nung nandun na, doon niya kinuwento. Ngayon, nung narinig ko, alam ko na kagad ang meaning. Alam niyo mga kapatid, doon sa pangitain, ako lang daw, ako mismo ang nakita na tumutulong. Pero nung actual na crusade, actually, ang meaning noon ay yung simbahan lang namin. Hindi ako personally, kundi yung church namin. Okay.
Kasi pagdating namin doon sa actual na crusade, nung nag-start na, wala pong ibang simbahan ang tumulong kundi kami lang. So, yung ako ay simbolo lang. Hindi pala ako personally, kung hindi yung church lang namin. At nung andyan na yung himala, nandyan na yung mga kagalingan, nandyan na yung pagkilos ng Panginoon, nandyan na yung bunga ng panalangin ng mga taong yun. Nakita na yung ibang simbahan, yan, nagpuntahan na sila, tumulong na sila. No? Ano pong sinasabi ko rito? Yung palang nakita niyang ako, yung church pala ang nire-represent. Yung church namin dati ang nire-represent, hindi ako personally. Yan. Ngayon, alam niyo mga kapatid, bakit ko ba nabanggit ito? Kasi yung pong speaker, Lola na matanda na. At kasama siya doon sa mga, sinasabi ko, mga end-time prayer warriors na mga may edad. Ito po yung banggitin ko na kwento ko po ngayon sa inyo. Isa po siya sa miyembro ng grupong yun, at yung grupong yun, no, yung parang isa sa mga leader nila ay dinudugo yung babae, no, Gwen, nakalimutan ko pang apelido pero something na Gwen ang pangalan niya. Dinudugo siya ng ilang taon hanggang sa nagpe-pray siya hanggang sa namaputla na siya, hindi siya gumagaling, parang yung babaeng dinudugo. Dinudugo siya ng dinudugo hanggang sa wala na, pabagsak na ang kalusugan niya at parang hindi na tinutugon ng Diyos ang kaguluhan, yung sakit niya, magulo na. Pero hindi siya tumigil ng panalangin hanggang sa habang nananalangin siya, yung kahit mahinang mahina na yung katawan niya, nananalangin siya, nagkaroon siya ng pangitain. At nakita niya yung sarili niya hawak ng isang kamay na maitim. No? Mapangit na kamay na parang eto siya, hawak siya nung isang pangit maitim na kamay. At pinipiga siya, at habang pinipiga siya, tumutulo daw yung dugo niya. No, siya ito. Ngayon, nagpe-pray daw siya, ang gagawin daw nung kamay, pipigain pa siya. Hanggang sa pagka may mapigang-piga na siya, tumutulo raw, pumapatak daw yung dugo niya. Ngayon lang nangyari po. No, sabi niya, Lord, tulungan mo ako. Tumawag ka ng mga taong magpe-pray sa akin. Tulungan mo ako. Yung may tutulong sa akin mag-pray. Alam niyo mga kapatid, nakita niya may mga Kristiyano sa paligid na nagsimulang lumuhod at ipanalangin siya. Alam niyo, habang nagpe-pray sila, nakita daw niya, no po, itong si Sister Gwen. Nakita niya na habang nagpe-pray yung mga tao sa paligid, may karayom daw na lumabas sa bibig nila at lumipad yung karayom at tumusok doon sa kamay na pumipiga sa kanya. Nasaktan daw yung kamay at lumuwag ang kapit. Ngayon, paiksing ko po yung kwento. Isusunod ko na lang pong ikwento sa inyo yung ibang nangyari. Pero ano pong tinutukoy ko? Sa panalangin po, sa tulong ng ibang tao, lahat sila may mga karayom na lumabas sa bibig nila at tumusok doon sa kamay, yung pangit na kamay na nakapisil sa kanya, na pinanggagalingan ng sakit at kamatayan niya. Dahilan doon sa panalangin na yun, na nakasakit doon sa kamay na yun, lumuwag siya. Nagkaroon siya ng relief. Ngayon, paiksin ko po. Yung salanta po ng yung atake ng kaaway ngayon sa bansa natin, at hindi lang rito, kundi sa mundo natin, pinipiga. No? Pinipiga dahil sa salanta na ito ng sakit na ito, pinipiga. Kailangan po natin mag-aisa at patuloy na manalangin. Kasama natin ang buong mundo dito na nagpe-pray. Yung iba sumuko na eh. Yung iba na nanghina na ang loob. Pero hindi pwedeng mangyari sa atin. Ikaw ba ay kasama sa maasahan ng Diyos na mananalangin para sa pandemya na ito at itong may darating pa, kailangan po magsama-sama tayo, magtulungan tayo na ipanalangin ito. At hindi lang karayom yun, kailangan lumabas sa atin para saktan, pigilan yung parating na naman. No? Sabi ko nga eh, nung una kong narinig ito, dapat nuclear bomb ang ibomba natin dito. Mangyayari po ito.
no, sa pamamagitan ng panalangin. Ay, okay po. Hanggang sa susunod po, nawa makinig po tayo sa sinasabi ng Diyos sa atin at tumugon tayo sa tawag ng panalangin, dahil kaya ka tagarema, dahilan sa calling na yan. Automatically, kaya ka tagarema kasi tinawag kang tagapanalangin. Panginoon, tinataas ko po ang mga tao sa iyo. Hinihiling ko, O Diyos, na bigyan mo kami ng bukas na isip, bukas na puso, bukas na pandinig. At sumali kami, sumama kami. Magkaroon kami ng mabigat, matinding bigatin na balikan namin ang aming pinanggalingan, yung ugat namin kung bakit mo kami dinala rito sa gawain to, dito sa Rema. Iyon ay ang maging tagapanalangin ng bansa at tagapanalangin ng buong mundo para sa kaligtasan ng mga tao. Patuloy mo kaming kausapin, Panginoon, at bigyan mo na kami ng bigatin patungkol dito. Itong kahilingan ko, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, okay po. Gumising tayo ng madaling araw, kung anong oras tayo, tawagin ng Panginoon, at magbigay po tayo ng ilabas natin sa bibig natin yung mga karayom na yun, mga higanting karayom na napapatay dito sa pandemya na dinadaanan natin. Okay po, magandang gabi sa inyo lahat.